Bilang pintor sa construction, kumikita si Eddie Boy ng 550 pesos kada araw. Mas mataas ng kaunti sa 512 pesos na minimum wage sa Metro Manila. Hirap siyang pagkasyahin ito, lalo't may nag-aaral na anak. Kabi-kabila pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin tulad ng bigas. Dati isang kilo ngayon, kalahati na lang. Kalahati. Nagtitiis din sa kanyang kita ang mason na si Warren Consumo. Kumikita siya ng 3,300 pesos kada linggo. 2,000 pesos dito, ipinapadala niya sa Bicol para sa asawa at dalawang anak. Magbabayad pa siya ng 100 pesos na remittance fee. 1,200 pesos na lang ang natitira para sa sariling gastusin. Ibig sabihin, nasa 170 pesos kada araw na lang ang pwede niyang i-budget. Para makatipid, ang isang order ng ulam, pagkakasyahin na raw sa dalawang kainan. At dahil hindi nakakayanin ng sweldo niya ng mangupahan, stay-in na lang siya sa construction site. Kung hindi marunong magdala, talagang kapos po talaga. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas ng 14.5% ang presyo ng mga bilihin nitong June 2018 kumpara noong 2012. Ibig sabihin, ang mga mabibili ng 100 pesos mo noong 2012, mabibili ngayong taon ng 114 pesos and 50 centavos. Kaya sabi ng Association of Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines, talagang hindi sapat ang minimum wage para sa mga bilihin ngayon. Nasa 335 pesos daw ang average na minimum wage sa buong Pilipinas. Pero ang purchasing power bumaba raw sa 200 pesos dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ang purchasing power ang halaga ng pera kung ikukonsidera ang economic factors gaya ng inflation o bilis ng taas ng bilihin. Ang pinaka factor kung bakit talagang bumagsak sa aming observation simula kahapon to 200 pesos ay yung mismanagement ng ilang government officials o independent government officials dito sa issue ng balunggong, yung supply ng NFA rice at yung pagtaas ng presyo at bilihin ng iba pang mga basic commodities. Naghain na ang grupo ng panukala sa Kamara para dagdagan ng 320 pesos ang minimum wage across the board. Meron din silang mga nakabinbing petisyon sa regional wage boards sa 17 rehiyon. Humihingi rin sila sa gobyerno ng 500 pesos na buwan ng grocery subsidy para sa minimum wage earners. It was submitted to President Duterte noong April last year, but it was endorsed by the Department of Labor and Employment. Pero hindi na siya 500, kundi ang sabi ng Dole, 200 pesos na lang. At in-endorse ito ng Dole sa President. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Dole ukol dito. Jam Cesante Kaiko, nakatutok, 24 oras.